Good morning, guys! Tara, mag-almusal tayo, guys! Ito yung almusal ko, guys. Yan, pritong itlog at saka dalawang tuyo. Kasi na-miss ko yung tuyo, guys. Tapos yung sawsawan ko is suka na may bawang. Siyempre, yan, saging, guys, panghimagas. Siyempre, hindi mawawala yung coffee. Yan, guys, so. Black coffee. Yan. Lord, maraming salamat sa food na ito. Patuloy na linisin mo ito para po sa aking kalakasan. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Tara guys, kain na tayo. Samahan niyo ako guys. Nakakamiss itong ganitong ulam guys. Sawan ko guys, may bawang. Pangpa tanggal umay. Gusto ko guys sa tuyo is ano, crispy. Bagay na bagay ito guys, kasi bumabagyo ngayon. Bagay na bagay ang pagkain na ito ngayong panahon na to. Malutong yung tuyo. So, pagka-crispy niya, guys, pwedeng-pwedeng kainin yung ulo. Itong ulam talaga na to, guys, ang hindi ko ipagpapalit. Dahil laking mahirap kami guys. Nung mga bata kami, papasok sa school, ang baon namin tuyo. Kakain ng almusal, baon na, ang ulam namin tuyo. Tapos guys, diba, uso yung baon ng noon na dahon ng saging. Ayun. Tapos yung kape namin,
pure na pure yung native, ganun. Nakakamiss lang talaga, nakakamiss lang malalahanin yung bata ka pa. Kasi dito kami namulat, guys. Sa kahirapan. Ewan ko ba, bakit guys, pag sa probinsya ka nakatira, no? Parang, pakiramdam ko, kahit may lupa kami, may lupa naman kami, guys. 8 hectares yung lupa namin. Pero bakit ganun yung, parang hindi mo nakikita ang pag-angat. Ang ginawa namin, pumunta kami dito sa Manila. So yun. Nagkwento na ako, guys, no? Habang kumakain. Naalala ko lang kasi nung bata ako dahil sa tuyo na to. Eh. Pumunta kami dito sa Manila. Yun nga, nung nandito kami, kahit pa paano, mga ate ko nakapag-abroad. Nagkaroon ng kanya-kanyang bahay. At sa ganitong buhay, kontento na ako, guys. Hindi na ako mag-angat pang yumaman. Basta kumakain araw-araw. Thankful na ako doon. Thankful na ako sa Lord. Masarap lang talaga alalahan ng yung bata ka. Mga bata kami. Dumaan kami sa hirap, guys. Yung to the point na wala kaming ulam, magluluto na lang, magagilap pa ng isa saing, yung ganon. Pero salamat talaga sa Lord dahil pinagpala niya kami. Lakas ng ulan, guys. Bagyo. Masarap din tumira sa probinsya, guys. Kasi makakakain, makakaulam ka ng mga gusto mo, fresh na gulay. Tapos kung gusto mo magulay, kukuha ka lang sa paligid mo. Ganun. Hindi ka tulad dito sa Manila na lahat bili. Ganun. So yun, guys, naikwento ko lang ang aking buhay, ang aming pinagdaanan, nahirap. Malawak yung farm namin, guys, hindi sa pagmamayabang. So yung lugar namin ngayon sa Mindanao, nag-improve na talaga. Kasi nung time na yon, nung time na kapanahunan namin na nandun pa kami, as in, wala talagang ilaw, guys. Walang kuryente, gano'n. Kasi wala pang kuryente sa amin. Tapos, nagtsatsaga kami sa lampara. Yung, alam nyo yung lalagyan ng gas. Gusto mo? You want? Migay? Oh, coffee. Ganyan siya, guys, pag kumakain ako. Daan-daan sa harap. Tapos yung CR namin, malaki yung bahay namin, guys. Alam mo yung bahay namin, yung lumang bahay na malaki talaga. Na ang taas,
Ganun ang bahay namin. Yung, alam nyo naman yung mga bahay na luma talaga ngayon. Ganun ang bahay namin, malaki. Tapos, pero walang tubig, kasi pupunta ka pa sa spring, yun, spring nga yung tawag sa amin doon. Running water, pupunta ka pa sa spring para doon maglaba, doon mag-give, yung ganun. Ang hirap. Pero ngayon, maganda na doon kasi nag-improve na nga, gaya ng sabi ko, bumanda na yung mga daanan, may ilaw na. As in, nagparang, ang sarap na doon magbakasyon dahil may mga ano na, may mga pupuntahan ka na pasyalan, yung ganun. Tapos may tubig na doon kasi na nila yung tubig doon. Ang laki ng improvement sa amin, guys. Kaya lang, syempre, kaming magkakapatid, hindi naman kami, anong alam namin sa pagmamanage ng lupa, diba? Wala kaming alam. Kaya, yun nga, nag-decide kami na yung 8 hectares naming lupa is ipenta na lang namin para kahit paano mapakinabangan pa namin. Kasi dati, ang nagmamanage lang doon, guys, yung mga kamag-anak namin. Tapos, binibigay lang yung share, yung ganun. May malawak yung yugan namin, guys. Yung 8 hectares namin lupa, ang yug namin na nakatanim doon is 6 hectares. Ganun kalawak. So, yun. Benta na namin. Buti na lang, ang bibili ng aming lupa, hindi rin mapupunta sa iba, kundi bibilin lang ng pamangkin kong abogado. Yan. Siya ang bibili. Kaya, ayun, kinukwento ko lang, guys. Habang kumakain, naalala ko lang kasi nang dahil sa tuyo. Tapos yun. Itong pag-YouTube ko, guys, ano ko lang to? Libangan ko lang ito. Libangan ko lang kasi, yun nga, sabi ko wala akong ginagawa dito sa bahay. Ako lang, laging ako mag-isa. Kaya ginagawa ko lang libangan dito. Pero syempre, ano din, gusto ko rin makasahod ulit sa YouTube. Katulad nung una, sumahod ako. Bago na demonetize, buti na lang, bago ako na demonetize sa unang channel ko, pumasok sa AdSense yung ano ko, yung kinita ko, kaya buti na lang, nasahod ko pa. Kaya ngayon, tong channel ko ulit na to, libangan ko lang ito, guys. Pero, naghangad pa rin akong makasahod, kaya, bugo lang, kahit ang tagal-tagal, maipon yung $100, tuloy lang tayo. At least, diba guys? Nag-i-enjoy. Thank you so much guys sa pakikinig nyo sa aking walang kwentang kwento. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka sa lahat ng uploads ko. Maraming salamat and see you on my next vlog. Bye-bye! Mwah!